Sumaya din po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig, mula kay Abay Habag. Isang magandang araw po sa bawat isa. Muli sa ikaapat na bahagi ng ating pagtalakay, hinggil po doon sa gawa ni si Sete Benicuat. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ang lahat ng mga bagay na narito. Siya palibas ay Panginoon ng langit ng lupa ang hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Marahil, may isip natin sa ngayon at sa lahat po ng mga nakapanood ng una, ikalawa, ikatlong bahagi na lahat po pala ng ginagawa ng mga reliyon na nagpatayo ng pagkalalaking mga simbahan, katedral, kapilya, chapel o anumang istruktura na tumutukoy sa paglilingkod sa Diyos o yung tinatawag nilang pagsamba, pagsimba, o ay walang saysay, walang kabuluhan sapagkat hindi kailanman tumitira si Abay Hawat diyan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Kaya nga ho, ito ay ating inuulit, o na lahat ng gagawin ng mga tao ng pagsimba, pagsamba, pananalangin, pagdarasal, diyan sa loob ng templong yan, yan ho ay hindi nakararating kay Abay Hawa. Oho, hindi nakararating mo yan. Ibig sabihin, kahit po kayo ay lumalakad na ng paluhod, nagrosaryo, o anumang pamamaraan ng pagtawad sa sinasabi ng Diyos, lahat po nang yan ay walang saysay, walang kabuluhan. At isang nagnangalang Esteban doon sa gawa sa Isjis ay pinagkalooban ng karunungan ni Abay Hawa upang saysayin o itong gawa 747. Datapag iginawa siya ni Solomon ng isang bahay. Bagamat ang katastas ay hindi tumatahan sa mga bagay, sa mga bahay na gawa ng mga kamay. Gaya ng sinasabi ng propeta, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? Hindi ba ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Siya po ay binigyan ng karunungan ni Abay Hawa upang saysayin. O ito'y nangyari noong unang siglo. Napakahabang panahon na magmula noong unang siglo hanggang sa ating panahon. O na pinipilit ng napakaraming mga tao, relihiyon, paniniwala, na ano, pinipilit nila na yung Diyos di umano ay naandyan sa simbahan niya. O, subalit, ang katotohanan ay wala pala. So, anong ibig sabihin nung ginawa nilang pagpapagawa ng mga malagambuhan ng istruktura na yan o, para pagkatipunan? Yan doon ay pinagkakatipunan upang pagkakarahan. Hindi niyo ba napapansin na tuwing kayo ay pupunta dyan, merong mga supot na umiikot? Hindi niyo ba napapansin na laging sinasabi ng mga ngaral nung pare na kinakailangan magpapagawa tayo ng mga simbahan para saan? Para yan sa sariling interes. O, at makikita ninyo na naglalakihan, naggagandahan. O, malagambuhalang mga istruktura. O, saan galing? Sa pandaraya. Pinadaya yung maraming miyembro. O, pinaaasa doon sa bagay na hindi pala naman totoo. Kaya mga kapatid na makakapanood ng video nito, tayo po ay mag-isip-isip. Oo. At maunawa-anawa at bigyan tayo ng pagkaunawa ni Abay Hawa na lahat po pala ng ating ginagawa sa mga simbahan na pagbibigay, pagkakalob, lahat po nang yan ay walang saysay at napupunta lang doon sa mga founder. Muli po, abangan natin yung ikalimang bahagi. Maraming salamat. Magandang araw po sa bawat isa.